ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang naglalakad ang napakaraming tao na kasama ni Jesus, humarap siya sa kanila at sinabi, "Kung may dumating sa akin na di nagtatakwil sa pag-ibig sa kanyang ama at ina, at asawa at mga anak, at mga kapatid na lalaki at babae, at maging ang kanyang sarili, hindi siya pwedeng maging alagad ko. At hindi pwedeng maging alagad ko ang di nagpapasa ng kanyang krus sa pagsunod sa akin. At paano kung may magbalak magtayo ng silungan ng bantay sa bukid? Hindi ba't uupo muna siya at tatansyahin ang gastos para malaman kung may sapat siya para maipatapos iyon? Sapagkat kung mailagay niya ang pundasyon at hindi naman niya iyon maipatapos, pagtatawanan lamang siya ng lahat. Hayan ang nagsimulang magtayo at hindi na maipatapos. At paano kung may haring makikipagharap sa ibang hari? Hindi ba't uupo muna siya para mag-isip kung kaya niya at ng 10,000 kasama niya naharapin ang dumarating na may 20,000? At kung hindi naman, malayo pa ang isa, ay magpapadala na siya ng mga sugo para makipag-areglo. Gayon din sa inyo, hindi pwedeng maging alagad ko ang hindi tumatalikod sa lahat ng kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi pwedeng maging alagad ko ang di tumatalikod sa lahat ng kanya. Isang seryosong bagay ang pagsunod sa Panginoong Jesus. Hindi maaaring masigasig lang tayo sa simula na laging uunahin ang pagbimisyon o pag-iebanghelyo, pero sa paglipas ng panahon ay hahangarin din ang mas normal na buhay at mas siguridad ayon sa tingin ng karaniwang tao. Isang matingkad na halimbawa ang mga pari o reliyoso na sa simula'y tinatalikuran nga ang kanilang mga pansariling ambisyon tulad ng pag-aasawa at kapaki-pakinabang na propesyon. Pero dumating din ang panahong binalikan nila ang una nilang mga hangarin at namuhay, bagamat patago na para na rin silang may asawa at nagmistulang trabaho na lang ang kanilang pagkapari ang pinagkakakitaan nila ng husto. Malinaw na tulad sila ng taong magtatayo ng silungan at ng haring makikipagharap sa ibang hari na hindi muna nag-isip ng mabuti kung kaya nilang tapusin ang balak nilang simulan. Pagsasagawa. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo na naisin at gawin ang magbibigay lugod sa Kanya. Gawin ninyo ang lahat ng walang kulang at pagtutol at sa gayon walang sala at walang bahid upang maging mga anak kayo ng Diyos sa higit ng isang buktot at di tapat na lahi.